So, pagdating kay Galaxy A52, in terms of the design, napaka minimal camera housing na siya. And syempre, pagdating sa pinaka-texture, matte back haze finish, ayan, polycarbonate pa rin still. And syempre, comes with the pastel colors. For the 5G variant, meron siyang Osam Black. And for the 4G variant, meron naman siyang Osam Violet, Osam White, Osam Blue, as well as the Osam Black. And pagdating naman sa durability, ang Galaxy A52 is equipped with the Corning Gorilla Glass 5 for superior surface durability. So, ang advantage ng Corning Gorilla Glass 5, compare mo with the Corning Gorilla Glass 3. Kasi most likely sa A-series, Glass 3 lang ang ginagamit ni Samsung. So, mas in-improve na dito syempre yung durability and scratch resistance. So, at least now, if ever man na accidentally mo yung device na laglag o nabitawan, hindi ka mag-worry na basag agad, di ba? So, sa ibang smartphone, simpleng laglag lang, basag agad yung mga device nila. So, in Samsung, nothing to worry because of the Corning Gorilla Glass 5. And pagdating naman sa interface, ang ganda ng Galaxy A52. So, meron na rin tong interface which is the One UI 3. Ayan yung pinaka-latest na interface ni Samsung which is commonly makikita mo lang to sa mga flagship like S-series and Note series ni Samsung. But in Samsung Galaxy A52, nothing to worry, hindi mo na kailangan mag-update. Yes, ang pwede mong ma-experience po ngayon dito is kung paano na po inavigate yung flagship or yung mga S-series ni Samsung. At the same time, kung ikaw first timer mag-smartphone, napakadali at napakasimpleng gamitin ng interface na One UI. For the performance ng Galaxy A52, perfecto in terms of gaming, in terms of multitasking, opening ng mga higher application. So, both LTE and the 5G variant comes with an 8GB of RAM, syempre, and 256GB storage naman para if ever na mahilig ka mag-store ng mga memories mo on your phone, no need to delete na. And pwede mo pang i-expand up to 1TB. And pagdating sa processor, good news guys, gumamit si Samsung ng Qualcomm Snapdragon 720G for the LTE variant and 750G for the 5G variant. And good news naman guys, both of them 8 nanometer siya. So it means that napaka-powerful ng mga performance ng processor na to, but then hindi magsasacrifice yung battery consumption mo, 'di ba? And usapang battery, ang battery ng Galaxy A series na bago is 4500 mAh that lasts up to 2 days and supported ng 25 watts. And meron na rin tong adaptive power saving mode that automatically adapts on your usage para mas makatipid ng battery life. Ayan. So, syempre, maraming excited sa camera ng Samsung Galaxy A52. Well, guys, it comes with a quad Osam rear camera. So, kung makikita nyo, napaka-minimal na camera housing. Comes with a 5MP, 12MP, 64MP, and a 5MP. And good news, this is the first Samsung Galaxy A series na merong optical image stabilization. So, ito yung responsible na technology para pag nag-take ka ng photo, even medyo shaky yung kamay mo, nalilesen po yung pagka-blur na.
guys, the harmful blue light effect on your eyes. Ayan, so to protect syempre from eye strain. And guys, nag-aalala ka ba na yung device mo, bigla mo na lang nailalapag kung saan-saan, like for example sa mga basa. Well now, nothing to worry with the Galaxy A52. This device is certified IP67. It means that pwede mo na siyang ilubog sa water for 1 meter, ideally for fresh water for 30 minutes. And first in the Galaxy A series again, yung device na to is now stereo speakers ready. Ayan, so ibig sabihin ma-enjoy mo na if ever na mahilig ka makinig ng sounds and mahilig ng mga quality music. And syempre sinamahan pa ngayon ng Dolby Atmos technology. So ngayon may experience mo na yung surround sound. Yung tipong para kang nasa isang cinematic area, di ba? So mas in-improve syempre dito yung clarity as well as syempre yung pagiging natural yung sounds. Ayan, so yung nandun mismo, yung pinapakinggan mo, kumbaga parang nandun ka, napitin mo. So ngayon, nandito na yan with the new Samsung Galaxy A52.